Welcome guys sa Kabayan Trading Channel. Bali, review tayo ng mga stocks. Start tayo sa PSCI. Quick lang, i-tour ko lang kayo sa channel natin. Sa mga bago rito, hindi lang, actually mostly, ang nagagawa ko, review na lang. Pero recently, nag-upis talaga, nabuo itong channel natin. Marami na itong learning material. So meron kong free course dyan. Okay, meron kong training setup, playlist. So may Forex, lahat nandito na, may crypto. Snapex, okay, matutunan kayo yung gusto matutunan. May global market. So, ito raw, 0% commission sa US stock. Para lang kayo nag-PSE, okay? 0% commission, better than Philippine broker, syempre. Pero US stock lang. Trade management. Gusto ko yung highlight dito, guys, is yung trade management and backtesting. So, madalas dito nag-lacking yung mga traders. So, pagpunta kayo dito, more or less, meron na kayo knowledge sa technical analysis, so itry nyo na lang to. Tsaka ito, kung KTC swing trader course, trade management, playlist, tsaka backtesting. So, di lang kayo mag-focus, maraming makukuha dyan. All naman yan, lahat naman yan, isang approach pagdating sa global, sa forex, isang din approach ko. So, trade management na nagkakaiba-iba. Okay? So, yun lang guys, subscribe na rin kayo, tsaka like, hit yung bell button para ma-notify kayo daily. Okay? So PSEI, maganda yung ginalaw niya today. Although, ito pa rin yung plotting ko, hindi na babaguhin para hindi tayo magtagal. Hindi niya pa nababreak yung trendline resistance. Okay, so malalaman natin yung bukas. Pagdating naman sa volume, syempre, dalawa lang tinitingnan ko, price and volume. So meron tayong buy up, which is relatively low from the previous one. So nung nakaraan, above average chance niya bumaba siya. Okay. So hindi pa ako ganun ka-positive, still ito makita to above 6,000. Okay? Si PSCI. Siyempre yung mga notable stock na gumalaw, umpisahin natin muna kayo dito. So araw-araw ito nire-review kasi maraming humahawak. So pati sa group namin, Kabayan Trading Group sa Telegram, join kayo ron, nas description lahat. So tinitingnan ko to as symmetrical triangle in an uptrend. So meron yung uptrend. Napaka-typical naman yan. Okay, low. Low, tapos high. Tapos sa lower, higher, low, higher, high. So, yun, nabumuna siya ng symmetrical. So, normally, pag ganito, upside spike ang tinitingnan natin. Okay? Positive dito para sa akin, yung volatility niya bumababa. Madalas yan, ito yung pinakabuelo niya. Okay? So, nag-hover siya sa support level. Bukod sa trendline support, try natin i-pull out yung EMA ko, nasa EMA pa siya. So yan, nasa EMA support din siya. So EMA ko, para sa kaalaman lang ng nanonood, EMA ito ang gamit ko. So bakit ba EMA ito ang ginagamit ko? Kasi para sa akin, short form pa rin yung pinakamagandang play ngayon kay PCI. Okay? Hina-highlight ko yan, nire-remind ko yun lagi sa sa every review ko para alam natin kung paano gamitin. So pag ang view mo sa market is low, short term, 10 to 20 pwede na yan. Okay? So kung medium term to long term, so 50 to 200. Okay, so yun lang kayo dito. As long as na mag-hover yan, yung good yan. Ngayon pag na-break na, itong zone na to, so consider nyo na cutting some losses. Okay? So yung area na yan. Kaya kung gain kayo, take some profits. Okay, so yun lang kaya dito telecom kay Mac. So isa to si Mac sa maraming pinaiyak to na ng mga trader kasi solid yung ginawa nitong consolidation. Ayan, so papaldaran natin yung level natin. Yung sabasag na yan, ito yung pinaka-resistance niya ngayon. Okay? Ito yung pinaka-support level niya. So, ito para sa akin, itong area na to, mula dito hanggang dito. Okay, mula dito. Hanggang dito. Para sa akin, yung level na to, invalidated na sa akin kasi bumuna siya ng panibagong structure niya. Which is mas mababa na. Kasi kung titignan nyo yan, fundamental yung daming negative report pagdating sa airline company. So, ang hawak kasi nito ni Macro Asia, alam naman natin sa Angla Airport. So, hindi pa nag-ooperate, parang pang kulang yung construction na bitin talaga. Kaya nag-a-adjust talaga sila. Tinatapon to ng mga ngayon, mga investor ngayon. Pero kung long term ka rito, fundamentals,
Siyempre, may strong recovery na mangyayari dyan. So, unless ma-break tong area na to. So, first, paramit yung kailangan ma-break yan. Tapos, second, yung trend line. So, pinaka-solid dyan yung breakout itong area na to. So, kailangan mag-breakout. Above, mas okay to, above 6 pesos na. Or 6 pesos na. Sa kanyang positionan, kung talagang gusto nyo kumuha nito. Pero kung ano, kung gusto nyo mag-accumulate, long term kayo, ang definition ko guys para sa long term, at least 3 years above, ha? Yung 1 year, 2 year, baka hindi pa ito masyado mag-recover para sa akin. So at least, siguro 2 years minimum hanggang 5 years. So sa mga short term trader naman, as long as ma-hold niya yung support na yan, good pa yan. Kung magbabounce ulit yung mean reversion na dating ginawa ko tulad ng nangyari dito, okay, potentially magbounce yan dito. Any of this level. So, yun lang sa ano sa Macro Asia. JFC, ito pala. Jollibee Food Corporation, bali na ano to eh. Wasak eh, no? Wasak talaga. Grabe, kawawa talaga yung mga ano dito, mga investor ni Jollibee. So, ganun pa rin, since na-break na tong area na to, okay, halos sinasama ko ito lagi sa review ko kasi alam ko maraming umahawak ng JFC ngayon. So kasi nag-drag dito, una yung CBTL tapos yung Smashburger. So malaki yung ano, malaki yung impact nung kasi yung binili niya nung in-acquire niya yung dalawang company, upalugi. So ang plano ni Jollibee doon, i-turn around niya yung earnings pero yan, ang pagka-COVID niya. So hindi na masyadong maganda yung nangyari kay JFC. Pero again, sa long term naman, kasi marami na rin nag-PM sa akin, marami nagtatanong. Kung ang bias nyo rito is 3 years pataas. Okay, 3 years pataas ha. Kailangan specific. 3 years pataas, syempre malaking potential upside yan. Okay? Personally, hindi ko alam kung mag-hold pa itong area na to, itong 90. Pag yan bumagsak, tingin ko, ano yan, bababa pa yan. Siguro 80 kung tingin, ang pinaka, ano ko dito, pinaka price projection ko. Okay? Hindi ako sure. Depende lang sa analysis ko. So, doon ko siya tinitingnan, makapansin nyo. Una 90, tapos 80. So, ito yung pinaka-worst case scenario, 52. So, hindi ko alam. Tingin ko, hindi na yung bababa dyan. So, masyado na itong, masyado ng deadly pag yan bumaba. Okay? Kasi nagbawas din sila ng capex nila eh. So, kailangan nang i-allocate na maayos yung funds nila para magkaroon ng recovery. Kaya no, kaya JFC. Ngayon, kung gusto nyo naman sumalo rito, same lang din. Mean reversion play lang. Pero tingin ko, basag na eh. Ayun, basag na talaga. So, hindi na valid yan para sa akin. Abangan nyo na lang yan kaysa magmadali kayong bumili. Kung akala nyo mura, mas may umumura pa. Dito na. So, 100 yun na abangan. Tingin ko, dyan na yung babagsak sa 100 peso kay JFC. So, sa Merrymart naman, meron akong review doon. I-check nyo na lang. Yung MAC, yun natin mga top gainers ngayon bukod din sa MAC. Security Bank. Okay, M-White pala muna guys. M-White. Talk of the group dito sa M-White eh. So, tingnan natin kung may ano. Kung may solid foundation talaga. So, yan si M-White. Ito, classic na classic to eh. Pattern. Yung falling wedge sa downtrend. Ano yan, indication of potential bullish movement syempre. Pero syempre hindi pa full yung pagka-pattern niya. Syempre wala namang perfect din na pattern. So as long as ma-hold niya support na 'yan, siguro mas maganda 'to at least sa Monday na lang laruin ko sakali. Okay? Diba magkakaroon ng spike 'yan? Syempre hindi naman natin masasabi na hindi magkakaroon ng spike tulad nito. After niya magkaroon ng buy up, redirection na. Pero makikita niyo yan, nagkaroon ng consolidation yan, di ba? So, ang kapal ng consolidation na yan bago umangat. So, ito na yung pinaka resistance ko sa kanya. Kung iti-trade ko man to, so, maghihintay din ako ng ganito para makita natin kung talaga may mahawak ng support. Kasi baka mamaya pag bili mo, tapos ano lang pala yan, profit taking lang yung nangyari, sell on strength lang, tapos yun ay tinapo na bigla. So, ingat-ingat tayo pag-position sa MY. Siguro by Monday, good to play na to. Okay? Security Bank. Bila nag-spike si Security Bank. So, hindi ko alam yung fundamental,
Hindi ko alam yung fundamental report nito or fundamental news na lumabas. Check nyo na lang kung meron. Pero kung titignan nyo by structure, binasag niya na to eh. Ito yung pinaka-lowest point niya. So, nag-overshoot lang siya ng konti, tapos bumalik na. So, paano ko ba ito i-play kung ako? Kailangan na yan mag-hover na yan dyan. Gusto ko makakita ng base, syempre. Importante na lalo sa mga blue chips. First, sa akin, first resistance. And my second resistance. So yan, napakasimple lang naman kay security bank. Kailangan lang natin ng base. Siyempre, blue chips yan. Kailangan natin ng magandang base sa kanya. Okay? Bloom. So, wala na masyadong basurang gumalaw ngayon. Yan, si Bloom. Ang ganda ng ginawa nito. Actually, bearish talaga ako rito kay Bloom. So, nagulat ako, bigla nagkaroon ng spike na ganyan. So, hindi masyado maganda yung ano, hindi masyado maganda yung mga news ng mga kasino, lalo si Okada. Nagkaroon na siya. Ang alam ko may lobas na news na tungkol sa layoff. So maraming tatanggalin sa company nila. Hindi ko alam bakit bigla nag-spike to. Wala akong alam sa news pero price action wise, good spike yung ginawa niya. Yung support level, resistance level ito. Yung resistance level. So, simple lang naman yan, guys. Kung gusto nyo talaga itong laruin, so, ang upside nyo na lang dito is at least 11%. Pero kung dito na yung volatility niya kasi yung range niya, so, nasa 25 cents. Ang dapat ang cut nyo rito is para sa akin, ATR base ako mag-cut, syempre. 25 cents, sabi natin 29, okay, 28, 5% from the support. So, dito ako na kukunin sa support level yan, kung ako. First, nagkaroon siya ng spike, sabi nagkaroon ng strong buy up. So, kung nagkaroon ng profit taking, below average pa rin. Nag-try pa lang siya mag-pierce above average. So, tignan ko kung meron to na, kung meron tong ipapakita na magandang move. Okay, si Bloom. So, abang-abang lang tayo dyan. Ito may mga potential na stock. So, check natin yan. Si Max, si Tech. Wala, patay na halos yung mga ano eh. Patay na halos yung ano, yung mga MRSGI. Ito. Tinignan din sa akin to eh, Metro Gaisano. So yan, nagkaroon ng buy up. Tanggalin natin. Nagkaroon siya ng buy up. So saan ba ito nag-bounce? Siyempre, yung mga bounce level sa FIB ko lang tinitingnan yan. So tingnan natin kung naging valid bounce pa ito sa 50%. At 618 na nag-bounce. Kaso pagdating dito guys, ito, ano na to eh. Ito ah, idea ko lang to. Pagdating dito, pagbasag niya ng 0.5, tapos nag-bounce siya sa 0.618. Tipit levels na yun para sa akin. Taking profit na lang, selling on strength na lang. Siyempre, based to sa plotting ko, ang Fibonacci, napaka-subjective nito eh. So, depende sa nagpa-plot. Merong week to week, merong body sa body. Pero week to week ako mag-plot, lalo sa daily time frame. So hopefully, mag-hold to yan. Pero tingin ko, personal view ko lang to guys, ha? Tingin ko, ano, bababa pa to. Especially magkakaroon ng effect dito si ano si Mary Mart. Siyempre, isa sa mga kalaban niya. Maging kalaban niya. Okay? So yan. Ito yung tinitinan ko dyan. So unless mabasag itong area na ito, 0.382 above, siguro magiging ano na yan sa akin. Magandang buy up na yan. Si MRS GI. Si Mrs. G. So sa mga blue chips, tingin tayo wala nang masyadong ano. Halos pareho lang. So, Ayala yan, nag-angatan. So, yun lang guys. Tingin ko okay na yun. Visitahin nyo na itong channel kung gusto nyo matap sa global market. May group ako dyan. Pasukin nyo yan. Free yan. Pumasok lang kayo ron. eToro, 0% commission. So, may forex tayo rito. Okay, tsaka may cryptocurrency. So, yun lang guys. Thank you and God bless.